Magandang araw mga ka-hobbyist! Nakakatanggap po ba kayo ng mga ganito? Sa reels? Magpasalamat tayo kung nakakatanggap po tayo ng ganyan. Kasi po, ibig sabihin, napapansin po tayo ni Meta or ni Lolo Meta. Yan po ay mga reminders na na-limit natin yung engagement na gusto niyang makuha natin. Then sa pagbibigay niya ng ganyan po ay pwede natin mapataas yung ating engagement. Alam niyo ba yung unang pinadala ako ng ganito ni Lolo Meta, ang visibility ko lang ay 4 days. May nakasulat din sa taas yung quality posts and daily engagement with your audience have increased your visibility for 4 days. 4 days lang. Dati, 4 days lang. Pero ngayon, 18 days nang tumatagal yung aking quality visibility. Ibig sabihin, tumatagal siya ng 18 days. Opo. Nagbabago-bago yan. Unang pinadala niya ako is 4 days, 7 days, 12 days, 15 days, then ngayon ay 18 days. Kasi may binibigay si Meta na task. Pag sinunod natin yung task na sinasabi niya, mag-i-increase talaga po yung ating visibility at engagement. Yun po yung ginawa ko, kaya talagang na-reach ko itong ganito. Then isa pa po, kapag sumusunod tayo sa rules ni Meta, talagang maaga po tayo ma-invite. Actually, meron na po akong star nung 90 followers pa lang ako. Opo, may star na po ako nung 90 followers pa lang ako, pero talaga yung engagement ko ay medyo mataas. Hindi man ganun kataas, dahil sinusunod ko po yung sinasabi ni Meta. Yung unang sinabi niya, use a variety of posts sa reels, sa video, timeline, at yung long video. Kailangan gagamitin natin lahat yon. Yung pangalawa, find comment on your post that extend the conversation with response. Ibig sabihin, pag may mga nagko-comment sa'yo, dapat sagutin mo. Minsan nga hindi ko nasasagot, nagbibigay pa rin siya ng notification sa gilid. Gilid na nagsasabi na meron akong mga comment na kailangan ko sagutin. Kami, pinupuntahan ko yon, then sinasagot ko. Kasi minsan hindi siya lumalabas dun mismo sa reels natin. Then kahit minsan pinipindot natin yung comment, hindi siya lumalabas. Pero mag-notify si Meta na meron kang comment na kailangan mo sagutin. Yun, sinasagot ko po yun. Yung pangatlo, create posts related to current event. So, pwede kang gumawa ng mga video na nag-viral or talagang mataas yung engagement. Gaya na ginagawa ko, tinatry kong mag-tutorial ng reels. Yung reels tutorial ay medyo in demand ngayon. Maraming nanonood or maraming gustong matutong mag-reels na gaya ko. Kaya yung sinishare ko is na-experience ko talaga. Pang-apat, gumamit ng hashtag. Promise, ang paggamit ng hashtag ay napaka-importante sa ating nag-uumpisa pa lang. Kahit hindi siguro nag-uumpisa, pero ang laking tulong ng hashtag kasi pag gumamit po tayo ng hashtag, yung mismong content mo is nirekomenda ni Meta dun sa mga gusto ng content mo. Kumbaga hindi maliligaw-ligaw yung content mo. Katulad sa akin, ang content ko is about sa Shih Tzu. O, di syempre, ang hashtag ko about sa Shih Tzu. Irerecommend yan ni Meta sa mga Shih Tzu lover. Katulad ngayon, ginagawa ko is FB tutorial or FB reel. I-hashtag ko FB reel para yung manonood sa akin yung may interest sa FB reel. Pag hindi kasi natin nilagyan ng hashtag, labo-labo yung lalabas sa iba't ibang timeline. Eh, kung hindi naman sila interested, skip lang nila yan. Pero kung interested sila, syempre, panonoodin nila yun. Kaya, alam mo talaga ni Meta kung saan tayo mag-i-improve. Sundin lang po natin yung gusto niya. Panglima, contribute to other creator. Dapat mag-contribute ka sa ibang creator gaya ng pagla-like, comment, mas panonood sa kanila. Then kung gusto natin kanilang content, pwede natin i-share. Kasi engagement din po yun. Gaya ko, hindi naman ganun kataas yung followers ko, pero yung engagement ko, reach ko, at impression ko ay medyo mataas. Kasi sinusunod ko yung instruction ni Meta. Then less violation pa tayo, kaya hindi po tayo magkakaroon ng violation o yung restriction. Yan po, sana po nakatulong po sa inyo.